Hey, magandang umaga. Kamusta? Ayos pa? Pumapasok pa? Punong-puno na, ayaw na pumasok. Nagpapounce sila. Talapas ko ng turo. Hindi naman. Okay. So, ang topic natin is basic principles of search and rescue. Para maliwanag tayo, no? Kasi ang daming naglalagay sa mga damit nila. Search and rescue. Hindi naman nila alam kung ano yung search and rescue. Tapos wala pang alam. Pag may aksidente, kulang na lang. Bubalin yung damit para hindi sila matapag. Napakayang niya. Madali lang maging isang rescuer kung by heart gusto mong maging rescuer. Kasi gusto mong matuto, kaya maging isang magaling na rescuer. Pag-usapan natin dito mamaya paano maging isang magaling na rescuer at paano maging isang magaling na successful na rescuer. Hindi na ako magpapakilala, kilala din ako, interesan na ako pa. So, basic principles of search and rescue, yan ang pag-usapan natin. Ano ba yung search and rescue? So, meron tinatawag na search. Search, ano ibig sabihin ng search? Sa Tagalog, diba? Looking for yung paghahanap, di ba? So, search. Looking for, locating, a lost subject or victim. Yan yung search. Samahan mo na ang rescue. Diba? Ang rescue daw ay ang pag-assess at pag-stabilize na subject o mag-evacuate ng tao, person, mula sa isang sitwasyon kung saan hindi nila kaya tulungan ang karelan sa lamin. Kaya, rescue natin. So, search. Ang search and rescue is yung pag-ahanap at pag-rescue ng tao. Okay? So, basic skills. Dapat may kombinasyon ka para ikaw ay isang magaling na search and rescue operator. Is kailangan meron kang search skills, magaling ka sa search, magaling ka din sa rescue skills. Kaya pala, maraming klase ang rescue na tinatawag. Kaya nga yung sinasabi nila, wasar train kami. Sa totoo lang, mayroon na kami ng clutch report and rescue training. Mayroon nga nagsasabi, wasar train kami. Kasi na nag-training kami noon, nung tinanong kami sino ang train sa basa, nagtaas kami ng kamay. Tinawanan kami doon. At sinaluduhan. Sabi nila, binig kami sa inyo, sir. Kasi ang wasal train pala is trained ka ng all types of water. Train ka sa last flood, train ka sa open sea, train ka sa mga malalamig na tubig. Iba-ibang klase yung tubig. Yun ang wasal train. Yung natapos mo. Yung kasi nakasanayan natin dito sa Pilipinas, nag-training kayo, naglang-milang may konti, wasal train na. O sa pulis, hindi makakalimutan yan. Nag-scout ang noon. BMP scout pa rin ang tawagin sa amin. Dinala kami sa baybay, inaob yung bangka pag magpit kami mamatay. Pag-aaw, wasal train ka na. Di ba? Yun ang tawag ng iba kasi nag-training lang ng konti sa dagat. Di ba? Naglangoy-langoy, wasat train na. Ang totoo kung wasat train. Water search and rescue train ka. All types of water na tapos mo. Hanggang scuba diving, deep sea diving, karawan. Ang training na ginagawa natin dyan, ang na-training namin yun, ang tawag ko is BWSR. Alam nyo ba yung BWSR? Basic Water Safety, BWSR, Basic Water Safety, Rescue Training. Hindi yun yung wasar. No? Kaya na iba-iba yung tawag sa rescue, meron ng team rescue. Merong urban search and rescue, di ba? Iba-ibang klase ng rescue. Okay? So yun, para klaro ko lang, kasi ito nangyayari sa atin, di ba? Kung di training sa tubig, wasak na. Mas malapit sa police.
ganyan ako. Kaganyan kami damit, dinala kami sa fighting na off, yung tip kong mamatay, yung tip kong damit na ito. Kung ando mo may makakombatsyos, kahit si Michael Phelps siguro hindi kaya, yung Olympian na, hindi pa kaya lumamoy na nakakombatsyos. O, ano nakikita mo na lang na pag-asa, makawakan mo yung bangka, yung rubber ko. Hindi ko na meron yan na ito. Pero pagbalik ko, inakapin na ako, wasap, try na raw ko. Wasap, training na kayo. Okay? So dapat meron ka rescue skills. No, dami, madaming rescue skills ang kailangan natin. Kaya mamaya pag-usapan natin, dapat marami tayo training about sa rescue and survival and support skills. Dapat magagawin nyo dyan, diba? Kami, nag-training kami nila, Sir Manny, yung rescue na yung nag-training kami ng GES. Jungle Environment Survival Training. Ito naman yun. More on na survival yung mga tinuro-usapan nyo. Okay? So yan, combination daw yan. To be a good, nasasabi na dati, isa kang SAR operator, training ka. Training ka ng search and rescue, you have a combination of training. Dapat, and support skills, ibig sabihin yan, alam mo gumamit ng mga tools, di ba? Train ka sa SAR, train ka sa search, train ka sa rescue, di mo naman alam gumamit na, binigay sa iyo yung extrication. Patay na. Pagkakaibigin na kung alam nyo, maipit mo kayo sa sarili mo doon. Parang itibis ko kasi hindi mo alam. So dapat alam mo rin gumamit na tools. Gagawin natin yan. Yan ang ating mga pag-aaralan ngayon sa trust behavior. Okay? So SAR training, merong search training, rescue training, survival and support training. Okay? Ito. Yung SAR education, yung search and rescue education, hindi dapat kinukuha sa isang references lang yan o isang team lang ang nagtuturo. Nakalagay niyo siya dyan. Search and rescue education must be obtained from many different references. Okay? Maraming iba-ibang klase kang libro kinaanap. O nag-training ka sa iba't-ibang ahensya. Iba yung kasi merong training ka sa rope ng BFP. Maganda yan kasi may mga mahusay sila sa tanan. Pero wag kang mag-rely na sa kanila ka sa maganda may training ka rin ng talent sa ibang ahensya. Kasi bakit? Marami kang agency, marami kang respected na dapat na nagturo sa'yo dahil the more, sabi nga, mahirap na yung ating search and rescue education ay tinuha lang sa isang agency o isang instructor. So mas maganda, mas marami. Bakit? Nakalagay dyan, the more viewpoints a student exposed sa kanyang SAR education is mas marami sa tools na pwede mo gamit. Okay? Nag-training ka ng rope sa BFP. Kung naubos na yung itinuro sa'yo, pero hindi mo pa rin na-conclusion yung operation. Eh kung hindi mo ako ba ng Red Cross ako, hindi meron ka na naman, sandali lang, ubus na yung discarding BNP, meron na tayo yung discarding Red Cross, meron na yung Red Cross. Ay, yung rescue na yung utong, meron din, nag-aaral din tayo, tinuruan din tayo yung rescue na yung utong. Meron silang discarding sa mga dito, di ba? So mas marami, mas maganda. Parang loob lang yan, di ba? Mas maraming taya, mas maraming chance ng manalo. Okay? The more entry, the more chances of winning. Same with search and rescue. The more trainings you have, the more tools na meron ka gagamitin pagdating sa operation. Diba? Kaya, hindi yung nag-training ka lang minsan, nandiyan mo kung naasap ka na. Sarasarita ka lang gaya. Diba? Dapat sa talagang train ka ng mga iba-ibang kaklase at tinrain ka ng mas marami agency or team. Okay? So yan ang search and rescue education. And tuloy-tuloy yan. Same with BLS, SMART. Diba? Every 5 years, mayroong update. Same din dito. Kanina, tinubusan nyo sa project. Dati, ang lagi-lagi nga sa isip, pagka na
meron bagaan, nasa loob yung tao, yung KED. Ngayon, hindi na KED. Kadalas ang ginagamit, di ba? Blanket na lang pala, mas madali pong ilabas. Di ba? So, sino yung first time sa lalo? First time kami kaya yung update na yun na blanket na lang. Kasi talaga napakahirap isaksak ng KED. Pwede pa sa kontis yun? Hindi ko na nga lang, nakaupo. No? Cooperative pa, tumutulong pa ang hirap at tagal mong ikapit, di ba? Tamas mo yung lumok na tao doon sa sasakyan na hindi mo mabigyan ng instructions. Pero kung yung gamit yung buwa, di ba? Mas madali, ikot-ikot mo lang, mas madali nilabas. Update yun, di ba? Kung hindi ka nag-update ng training mo sa search and rescue, baka meron kang search and rescue operation na pinuntahan, magulat ka pa. Look, balangkit lang yung gamit. Balangkit. Ano pa? Mali yan! Ikaw ko, tara mo pa. Mali yan! Kaya hindi yung gamit yan! Ikaw na pala yung outdated. Ikaw pala yung pasong na yung team training dahil hindi na pala yung gamit. Diba? Kaya ang search and rescue education, tuloy-tuloy. Okay? Kaya ito, natutuwa ako sa lalo. Yung tatlong tigalan mo, tapos na ng senior leader, pero nandito pa rin. So, maganda, meron kayong update. Okay? So, yan, dapat kukunin natin yung search and rescue education natin sa iba-ibang references, hindi lang sa isang tao, isang team, isang agency. Dapat mas marami dahil mas maraming training sa iba't ibang tao, isina, team. Mas marami tayong viewpoints o marami tayong discarding na tutunan para pagdating natin sa rescue operation, mas marami kang discarding, mas marami kang tools, marami kang gagamitin. Okay? So, components of search and rescue operation. Pagpunta sa search and rescue, nauna ang pre-planning. Itong ginagawa ba natin pre-planning to? Pre-planning to. Yung pati-training nyo is a pre-planning. Okay? Pagkagawa nyo ng discarte, sino si team B, team C, sino muna may responder? Pre-planning. Pinag-uusapan yan. Kung wala kayo sa opisina nyo, nang usapan, wala kayong pre-planning, nagkaroon ng insidente, nagtitingin na kayo, sino ang tatakbo? Ay, hindi ako ah. Diba? So, dapat planado yan. Meron kayong training, tapos meron kayong discarte sa opisina. Okay? May discarte din kayo. Hindi yung, o oh, sige, ayun yung iba ang tatakbo pag may aksidente. May crash vehicle. Sino sa inyo ngayon yung operator? Sinong logistics? Si wala din. Tapos din, pag binuun nyo yung team by team, meron din kayong designation na mag-isa. Para sa BFP, di ba? Pag rumispond yan, may nasa naman dyan. Merong sa pump operator dyan, lahat na para pagdating sa operation, hindi kayo nagtitingin ang sino. Okay? So pre-planning, kasama sa pre-planning, ang training at yung mga SOP at mga discarte kung paano nyo respondehan. The next is notification. Diba? Meron kayo way of notifying sa mga cross-building and expectation team. Train. Mahirap kung kagaya sa lalo, hindi na lang train. Mahirap, diba? Paano? Masalubong yung meeting si Mume, okay? Sumunta na doon. Diba? Wala naman yung dinawa ng bata. Wala naman yung bata. Kasi mabastos na yung sinasabi ko. Diba? Eh, paano diba? Meeting si Mume. Yun yung pinangako. Ngayong araw ko, ibibigay yung gusto mo. Tapos may class vehicle expectation. Tatawagin mo siya sa palagay doon, sasama siya. Pupunta? Hindi, siyempre, di ba? Bali, bahala na kayo dyan. Nagkagawin pinangako ito eh. O, parang nagabi. Si Sir Alam, may pinangakoan siya. Sabi niya, bibigyan niyo ng chicks. Hindi uminom. Kasi baka pumalya eh. Baka hindi yung maging effective eh. Hindi uminom. Tapos ng gabi na, sabi ni... Huwag ko na pangalanan. Sabi niya, Sir, ay, gawin ka? Sabi niya, eh siya baka, wait, nasama tayo gawin ko, maaari pa tayo bukas eh. Kaya ginawa niya, pagkatot na kami, bumili pa siya ng Red Doors.
hinahon niya yung tama. O, di ba? Kung yan ba, may extrication, nasama sa iyo yan? Hindi, siyempre. Di ba? Kaya dapat, maganda yung buong team train ng cyber para kahit merong sinong duty, merong class B and extrication, wala, hindi ka naman tatatawa siguro dahil lahat ng duty train ng class B and extrication. Kahit sino, pwede na responde kasi may training. Kasi kung wala, kaya yung notification, baka hindi ko wala na yan kasi ganyan yung duty nyo, sila na rin ang re-responde. Pero kung wala, ito-notify nyo pa yung mga train na Rusty. Kaya swerte, maganda kung Aparri Rescue 511, meron tayong training na Rusty. Hindi kagaya niya ito, kasi ito na, kung mamilod lang ang train, sila lamang nakaalam ng tumakbo. Pero kung lahat kayo, sino duty? Wala na problema yung team leader o yung DRR na kung kaya nila yan. Okay? Ayun, na-notify na. Di ba? May planning tayo, na-notify na. Siyempre, strategy. Kailangan may strategy. Kaya tayo may training na ganito. Ituturo namin sa inyo yung discarte pag kami class vehicle. Sabi ko nga, hindi basta-basta yung class vehicle instruction, baka lalo na ako, walang discarte, bumili si Sir Oliver, si Mayor, naging extrication. Kahit may extrication na kayo, wala naman kayong training, may na-accidente dyan, nirak-rak nyo na, pero may excited eh, may tuntunsin. Tinanggal ang bubo, tinanggal yung ipo, ipo, sipo, lahat. Hindi ko mabubusan pala yung pintuan. Patay na ito. Walang strategy, walang plano. Dahil may gamit, nirakrak ang buong ano, gano'n ko yun, nagagalit na. Yung Rescue 511 na yan, buusan na sa sakyan ko, tinanggal nila yung bubong. Hindi na mabubusan naman ang pintuan para makalabas ako. Di ba? So mayroong strategy pagdating sa rescue operation. Hindi basak-basak, pinaplano yan, di ba? Kaya na, yung team leader, ituturo sa inyo yan, pagdating sa scene, meron gagawin, di ba? Survey the scene, i-check yung scene, kung safe. Tandaan nyo, pag may mga vehicle at accident na ganyan, marami pwede yung mangyari. Kaya ituturo sa inyo dyan, yung pagtatak ng battery line, ha? Pakapahawak-hawak kayo dyan, naka-engage kayo yung makina, gawin dyan, pinapatayin, di ba? O, ikat yung baterya, meron ituturo sa inyo yan. Yung plano yan, di ba? Pag nagawa na yan, mga strategy na yan, kapag pinaplano ma, sabi ko sa inyo, lagi nyo tatanda, sa buhay man, ako pag mga lecture, lagi nyo sinasabi ko, sa buhay mo man, sa trabaho mo man, maging sa love life, ito lang ang prinsipyo ko. Simple, simple lang muna. Simple lang muna before yung komplikado ng discarte. Kahit sa totoong foods, kahit sa simple muna. Diba? Kung mamaya kailangan lang buksan kung meron lang ang gawin, hindi na simple foods, mabubuksan ka. Kabuhay lang din, di ba? Kung mahirapan na sarili mo, simple lang ang buhay. Parang basketball lang din, di ba? Ang iba, nilayap na lang, gano'n pa. Hindi ko rin na-shoot. Diba? Eh kung nilayap mo na gano'n, diretso shoot na, di ba? Ganun isa love life. Kung ayaw sa'yo, di ba? Iligawan mo, binigyan mo agad ng rin. O, hindi, love love ka, bibigyan na. Di ba? Ano mo na yung load? Baka makuha sa load eh, di ba? Bigyan mo agad ng mamahalan eh. At least, pag gano'n lang, simple to complex, same sa operation. Simple muna, huwag mo muna isipin naman kung ano mo. Porque may gamit dyan, gusto nyo na gamitin. Simple lang pala, magagawa na. Okay? So, strategy, pag may plano na yan, then gawin na yung pinplano. Tactics, operations na, gawin na yung mag-operate ang paano gagawin. Hindi yung pagdating doon, titira muna at saka mag-iisip, tama ba? May mahirap yun. Dapat yung pagdating yun muna, planuin yun muna, strategize muna. O, ganito, ganito gawin natin. O, stabilize sa sakyan, plating ang ulo, kung paplating, kung i-keep reading spoke point, ganito gagawin para hindi gagalaw. O, tara,
ito, next, ikaw, dito ba, ito, ganyan ka. Okay? Then, pag natapos na yung operation, siyempre, termination. Kailan natin masasabi, terminated yung operation. Pag natanggal mo yung 15. May tuturo namin sa inyo lahat dyan. Hindi tinatanggal ang tao sa pagkakaipit. Tandaan yung tinatanggal natin ang humihipit sa tao. Kasi pag ang tao, pinilit mong pagkasin sa pagkakaipit ng sakit, di ba? Pero kung tinanggal mo yung humihipit sa kanya, mas madali. Tama? Ito mga principle naman kasi akala nila pag may situation, bunutin mo yung tao. Hindi. Kailangan yung humihipit sa tao ang aalisin mo. Okay? Then, pag naiyahaw na lahat yung naiyahaw na tanggal na yung mga patient o mga victim doon, hindi laging perfecto yung ating operation. Diba? After operation, dapat kayo mismo mag-uusap-usap kayo kung sino yung pinaka-tip leader, kamusta yung operation natin, ano naging problema. Diba? Kanina ako yung nag-sasalto ko niya, mapagay yung ano natin, power unit. So, din yung time na, pwede yung silipin ulit. So, hindi ko maisaksak yung ano eh. Hydraulic hose doon sa ano. Baka marumi. O kaliman, anong kulang na gamit, pwede yung pag-usapan, anong problema, para maiayos natin para sa susunod ng operation, hindi na problema. Pero always, katapos ng operation, ito kung nasalan, umiinis ka. Huwag yung natapos ng extricate, pinangilin dyan, paala na yung next duty dyan. Hindi, kung kayong dumamit, kayong umiinis. Dinisin na parang hindi nagagamitin ulit. Diba? Gusto mo ba gamitin ulit? Kasi pag gamitin mo ulit yun, ibig sabihin, may naigit na naman. Kaya dinisin mo siya na parang hindi nagagamitin ulit. Kasi meron tayong pagpaplano, okay? Meron tayong paraan pag-notify, okay? Nag-strategize tayo, hindi basta-basta mayroon kasutlan. Then, meron tayong operation, yun yung tactics natin. Then, suspension, kailan matatapos ang operation, target sa operation, mag-usap-usap. Mag-usap ng maayos, ha? Pag-after operation, nagsusuntok pa kayo. Diba? Gago. Ang dawa yung susunto mo kayo after the operation dahil hindi maganda yung inyong naging operation. Hindi. Criticize gracefully. Diba? Sabihin mo yung mali na kasama mo ng maayos. Hindi. Kung ikaw naman ang may mali, accept, tanggapin mo yung criticism sa'yo ng maayos. Kung hindi kasi, baka nagpakaluwang kayo ng treatment. Tugol mo sa handig mo, kasabot mo ito, hydraulic cost, no? Okay? So yan ang ating component sa search and rescue operation. At sa pagpunta sa search and rescue operation, itong lagi kong tatandaan, risk versus benefits. Huwag isinusugal ang tropa, hindi po naman masugal-sugal ang buhay. Hindi, huwag mo isugal yung tropa kung yung beneficio napakalito naman. Kami sa inyo, sabihin mo sa inyo sa amin sa Hawaii City, pag kami drowning sa amin, patay na yun eh. Magpabukas na natin. May nangyayari sa amin, pupunta sa amin. Rescue na yung luto, meron pong nalunod sa amin. Ay, hindi basta-basta. O sige, ano nangyari? Hindi basta-basta lalulusog yan. Pupunta yung nga yung luto sa scene. Aalamin maigi. Anong klase yung tubig? Malakas ba yung agos? Meron bang direktang nakakita ng matay? Nalunod. Diba? Ilan? Last na detalye? Tingin sa oras. Mag-ooperate pa ba tayo ngayong gabi? Hindi na dapat isugal ang buhay ng tropa na mag-ooperate sa nalunod sa gabi. Ang gagawin namin doon, kakausapin ng tropa ng search and rescue team namin, pupunin ang detalye, tapos bumasang umaga. Babalik. Pero advice-an, kung gusto mo po, buha kayo ng barbed wire doon sa medyo part ng arapa mo, saan pwede yung mababaw. Lalakagan nyo ng
para buhay possible kasi inaano ng tao, di ba? Then yung sumabit. Yung mga ganong suggestion. Tapos, tawag sa lahat ng DRM officer, DRM office, ipapa-inform na meron talunod from Cagayan City, if ever may makakita, itawag ng ganong scandal. Kasi gabi na, susugan mo pa ba yung buhay mo sa talunod na? At saka kahit anong galing mo, maghanap ka nga ng tao sa dilim. Hirap, di ba? Oo. Minsan na yung butas, pag nabili, manghirap hanapin. Di ba? Pero pag kinapa mo, makikita mo. Pero mag-anak mo, hindi makikita. Tama. Wala pa mga lalaki ng hindi. Eh, di butas ba yun? Hindi. Mayroon mag-anap ng nabili, di ba? Iisipin mo yung ilong, karayan, maghanap ka ng patay doon. Tsaka tandaan nyo, ang nalunod, pag nalunod, hindi yan nalunod, hindi tawagan. Pag nalunod dyan, nandubo, nandun ng matagal. May agos sa ilalim, may karat sa ilalim, pero kung paghirapan, nandito nalunod, dito nagsisip, malata dyan yan. Maraming na kami dito, meron. Nalunod dito, maahanap namin sa kabilang bayan na. Kailangan ano na, lugar. Okay. Pag nalunod kasi yan, may time yan, pagka pumasok na ng sulat ng tubig, yun lang time na palutang na. Pag loaded na, nasa taas na yan. Diba? Pero huwag mong pagundin ang sarili mo, as unless, sumabit. Mayroon ka natin ang nalunod na kumpleto yung dami. Kasi maraming pwedeng pagitan sa ilalim maraming debris, di ba? Pero ng mga nalunod sa aming pagkakalunod na niya. Pero politik o risk versus debris, hindi namin sinusugal yung buhay ng tropa kung hindi natugma yung beneficyo para buha. Yan ang lagi tatanda. Kahit sa fire, yan yung di ba? Bakit mo pipilitin pasuri kung pasunod ng buo? Anong i-proteksyonan? Yung possible na damay. Same sa rescue operation. Huwag mong isugal ng tropa kung hindi na nasugal-sugal pa yung buhay ng tropa. Hindi tutugma sa beneficyo ng tropa. So yan, before that action is stated, before tayo umaksyon, isipin natin yung risk na involved is may kukumpara na dyan sa beneficyo ng tropa. So kung hindi, sayang ang buhay ng tropa, tapos susugal mo, ano tayo pareha? Hindi mo na yun makukuha, mawawalan ka pa ng tropa, doble talo na. Okay? Then, lagi, tatandaan, pag mag-ooperate ng isang set rescue, dapat bang yung risk is to map to civilization. Ngayon, ito ang problema. Kaya maganda kung ang inyong mga team leader ay trained with the same operation training. Okay? Mahirap kasi, ako, mga sir, alam niya nung ako, lahat ng training, kasama nila ako. Nag-training ako. Training kami ng program sa Rescue Rescue, yung paano mo, yung may gulang structure, kasama ako. Blood sweep water, kasama ako. Kasi, una, hindi nila ako pinagbayaan. Is mag-i-save ko sila. Dahil alam mo yung operation. Kasi kung walang training yung pinaka-team leader, nandiyan si Medio, nandiyan yung rescue team. Para magpapasok pa kung pala kay Medio. Diba? Hindi, pasok pa kayo. Mamamatay na pala itong mga to. Hindi mo naman alam kasi wala na training. Mamamatay na pala. Parang papasokin mo yan. Diba? Kasi meron si Medio. Pero kung may training ka, kahit nandiyan si Mayor, pwede mo explain kay Mayor. Ayun, pwede mo lang ano kasi. Ganito, ganito. Alam mo yung sasabihin mo. So, assessing mo yung tropa. At the same time, hindi ka nila pwede mabuhin. Hindi nila pwede sabihin sa'yo, eh siya, hindi mo pwede yan. Alamanin mo yan. Ikaw naman walang training, ha? Yun ba? Sige mo, doon kayo pumasok. Tinatamad mo ko yung mga gago, di ba? Ayaw lang pala. Hindi naman niya alam niya. Sabi mo, yun gato.
Delikado. Mamaya po, dito tara. Pagi may mga kapitbahay na hindi naroon yung opisyal dito. Diba? Ito? Ayaw lang pala nila, hindi kayo pa nila malulungkot. Tsaka, malakas ang loob mong mag-utos kung may ibang gawin mo, ha? Kasi, alam nila, may training ka. Pero yung utos ka ng utos, wala kang training, baka sabihin sa'yo ng tao mo. Gusto ko, gusto ko, man niya alam yung training na yun. Diba? Kailangan niya. Para yung head din dapat alam na yung risk para maintindihan niya yung risk versus benefits. Okay? There must be a reason or justification sa bawat action so that we are not risking lives unnecessary. Lagi natin isipin, safety first. Mahirap mamatay ng kasama. Mahirap may mamatay na rescuer kasi mas marami pang tao na sinisip sa ayaw na. Ito yun. Yung sinasabi ni Sir Poli. Huwag kayong makinig sa bystander kayo may training. Hindi, ganito gawin mo. Tinuturo na ito. Mga bystander, napakagigilin dyan. May mga doktor na rin dyan. Diba? Sino na rin sasabi kung patay yung tao? Sino na rin ang sasabi kung magagawin mo? Huwag kayong makinig to. Kaya nga sa CBERT, ang gagawin natin, dapat lagi kayong may dalang factor doon. Kung hindi makakapasok. Meron kasi mga rescue operation, nagtatag ka dito, ang linkit na bystander na doon na rin sa tabi. Gawin mo doon, sir. Gawin mo doon. Turuan ka pa. Ibaba mo, sir. Ibaba mo. Tignan mo, hindi mo naman malakasama. Ha? Ilayin niyo yung bystander sa operation. Yan ang ituturo. Ha? Sanayin niyo yan. Okay? So, balikan natin. Risk versus benefits. Important ito. Huwag sinusugan ang buhay ng tuko pa. Kung hindi, katapat ay yung maganda o tugmang benepisyo. Kung hindi, magbe-benepisyo ng maganda, hindi ka naman kapagsisugan ang buhay ng tuko pa. Huwag magiging gates, okay? Magaling i-depensa yan. Next, sa mga rescuer naman, marami tayong mga ganyan kasama. Marami tayong ganyan pong kasama. Pagdating ng training, gusto sumama. Lalo na kung malayo ang training, di ba? Kung malalayo ang kasama. Kung nag-training, hindi makinig. Pagdating sa rescue operation, anong sinasabi? Hindi po alam. Ito ang tatandaan nyo. Kung gusto nyo maging search and rescue operator o maging rescuer, dapat ito ang tatandaan nyo. Wala kang sinabing rescuer kung bago may rescue operation. Ay, hapwa mo ang tanya. Ang kaya, puro lahat na lang. Hindi. Okay? At hindi din pwede sa search and rescue ang mayabang na tao. Diba? May search and rescue operation, sama ko. Hindi naman niya alam lumangoy. Eh, meron tayong si magbabangka tayo sa gusto lang makasama. Hindi pwede din yun. Hindi pwede mayabang, hindi din pwede tamad sa rescue. Okay? So, tandaan nyo, pag rescuer ka, know your personal limit. Dapat alam mo kung ano limitasyon mo. Kung hindi mo titraining, huwag kang sasama. Diba? Hindi forget tatlong kumpare mo kasama, yung mga best friend mo, BFF mo sa rescue team nyo, kasama sila, pati ito na, sama din ako dyan. Banda mo yung pabigat ka pa. Dahil yung tatlong marunong alam mo, ikaw hindi, tumakob yung sinasakyan yung mga, ikaw ngayon yung pinuproblema. Okay? So what? Know your personal limit kung saan ka lang. Ano lang ang training mo, ano kaya mo, alamin mo dapat. Okay? Then, communicate your limits to others. Sabihin mo, huwag mong itago. Huwag mong ikahiya. Okay? Dahil hindi mo alam, ayaw mong sabihin kasi nahihiya ka. Mamaya, hindi mo sinabi, sinama ka. Sabihin mo, kagad, hindi naman lagi ang rescue operation, tubig na. Magaling. Ano kami gano'n?
isa namin kasama. Huwag mo nang dali sa dagat, huwag mo nang dali sa tubig. Huwag mo nang dali sa Cagayan River, hindi sasakayin ang iyong walang led life vest. Pero sabihin mo sa kanya lahat ang klase ng tali sa rope, hindi ka makapahiya sa kanya. Nakakagaling sa kanya. Lagi, huwag mong ikaroy, kumilitik mo sa kanila, sabihin mo, hindi ko kaya. Kahit sa pagbubuhat, ang pagbubuhat ng spine cord, kung hindi mo kaya, sabihin mo, kasi hindi mo na pala kaya, hindi mo sinasabi ng mga kasama mo. Simple kayong mabagsakan na victim, di ba? Hindi mo na pala kaya eh. Isabi mo, oh. Dito muna tayo dito. Kasi mga kabitaw na ako, parang ipinipilit mo. Hanggang to the point na kabitaw na nga. Okay, lagi isipin niya na. Communicate niyo yung kahinaan. Pero, huwag na mag-guro ganun. Ha? Mabubuisit na yung team leader mo o yung bearer ng officer mo. Lahat na lang, hindi mo kaya. Hindi mo kaya yan. Lahat na lang, hindi mo kaya. Ano na lang kaya mo? Kumain. Uminom. Magbeberde, present ka. Ano lang kaya mo? Ito ang tatandaan. Kung hindi mo man kaya, sinasabi mo ng hindi mo kaya, work to improve and increase your limits and abilities. Mag-training ka, diba? Or mag-aral ka. Hindi na lang palagi na may rescue operation, ikaw na lang lagi si hindi mo kaya, hindi ko alam, eh, umalis ka na sa rescue. Kasi, lahat naman palang alam. Hindi mo kaya lahat, hindi mo alam lahat, mahina ka sa lahat. Wow. Okay? Dapat i-improve mo, i-increase mo yung iyong limits and abilities by mag-aral. Huwag mahirap magtanong. Ito yun. Kung hindi mo alam, paturo ka. Kaya nga sinasabi ko yung mga tiga, may mga EMT na dito sa i-share nyo yung inyong knowledge sa mga kasama. Idle time. Kagaya na sabi ko, kami talaga, kahit ganyan na kami, 11 years na kami rescue team. We were awarded as a full-time Filipino sa buong Pilipinas as the best government emergency management team. E, hindi kami tumitigil sa pag-aaral. Makikita ko kaya. Kahit yung mga yan, umaattend pa yan ng mga webinar. Mayroon yung bangasa, yung isang mundo. Tiga region po na instructor ng paramedic sa Pagbansa na nagbibigay ng libre pag-aaral ako sa EMS. Ayan, nag-aaral pa yan. Sila, tuloy, kasi tuloy-tuloy. Kahit EMT na kami ako, graduate ako ng emergency medical technician, way back when, airplane back when. Dapat nilalawin. Pero tuloy-tuloy sila. Nag-aaral pa. Ako, iba naman na pinag-aaralan ko. Yung more on material naman ako. Kasi hindi na ako bumababasa. Ngayon, department head na ako, hindi na ako gano'ng bumababasa. Kasi pag bumaba pa ako na, dalawa lang yan, di ba? Nasasabihin ng tao. Kung wala sa tiwala sa mga tao. Kasi hanggang ngayon, sa pwede ko naman. Di ba? Kaliman, ano pa isang iisipin nila? O para niya. Pero nangalo yung mga tao niya, siya naman yung magkater-tater pa. Kaya, pero alam ko yung buo niya. Pero ngayon, hindi na kasi appropriate na ako pa na department head na may hawak ng extrication. Diba? Hindi na naman siguro proper na ako pa nagbubuhat na spine board na nagpe-first aid. Yung kaano sasabihin ng tao, para yan yan. Pero naman siya mga tao, siya pa yung nagpe-president doon. Or, wala ang tiwala sa tao niya. Kasi, siya pa ang nagpe-president. Pero yung mga tao, okay? Kaya natatandaan na, i-improve ang abilities at yung limitation itaas. Hindi, wala lagi. Ano, baka kapilitan, may sako ka. Di ba? May operation naman ako eh. Kahit hindi mo alam, may kailangan ng tao, baka magkapilitan, may isama ka. Ito ang weakest link to.
ito mas mahirap yung mag-explain kasi ang bilis mo, yun lang din ang bilis ng proba. Ibig sabihin, mas mabilis sana sila. Kaya lang kasama ka, yun ang naging bilis nila. Yung bagal mo, yun ang bilis ng proba. Yun ang ibig sabihin nito. The team move as fast as the slowest person. Ibig sabihin, kung ano lang din ang bilis ng pinakamabagal sa inyo, yun lang din ang bilis na. Eh dahil hindi mo in-improve ang limits mo, hindi mo in-improve ang ability mo, yung bagal mo, yun na rin ang bilis ng lahat ng bagal, diba? Pero kung yung nag-aral ka, in-improve mo yung limits mo, yung bilis mo, sabi sabi yung bilis mo. Diba? So wag kang, madaling sabi, wag kang rescuer na weakest link. Okay? Huwag kayong maging weakest link. Nakakaya lang yun, diba? Meron na weakest link ka na, ikaw pang pinakaya mo. Operate, baka nang yung ginawa sa buwi, baka nang kukukwenta, diba? Kung yung rescue na yun doon, hindi. Yung pala nakatulong, weakest link pa siya, may pinakamakwento, mayapa, okay? Kaya natatandaan natin, kung gusto nyo maging isang magaling na search and rescue operator, do not be a weakest link. Dapat kayo as one of the strongest link para mag-ibilis mas magaling operation. Okay? Ito pa, kung gusto nyo maging isang magaling na rescuer, gusto nyo maging madali lang mag-rescue kung ikaw ay ganitong tao. Okay? Ito ang inyong gagawin. Kung gusto mo talaga maging member ng Rescue 511. Ang ilang naman ito, lupor mo ka. Parang hindi ka mamamatay na tao yung bilis ko. Sarado ka lang alam. Nakahiya. Ano ka pa ang tayo? Pag-tactical plans ka pa. Wala kang gulang. Okay? Kung gusto mo maging isang search and rescue operator, kailangan be highly trained in your specialty. Diba? Kung gusto mo isang magaling na cyber, ng class medical extrication team, be highly trained. Aralin ang class vehicle. Ang sasakyan, hindi basta sasakyan niya. Tuturo sa inyo, may tinatawag niya na A-post, B-post, C-post, meron kung mahaba, D-post, diba? Meron engine compartment, passenger compartment, luggage compartment, diba? Lahat dyan, meron ding mga dapat gagawin niya. May tinatawag niya na relief tap, baka mamaya, ano yung relief tap? Hindi mo alam yan, sasama ka sa operation, hindi mo nga alam. Okay? Be highly trained. Then know your limitation. Dapat alam mo kung ano limitation mo. Then improve your limitation. And ito pa. Minsan may mga ganitong tao. Dapat we are willing to work under appropriate authority. Okay? Meron tayong team leader. Sa bawat operation may nag-lead. Dapat ikaw ay marunong masunod sa team leader. Kung mayroon naman, ba, ang galing mo nga, ang hirap mo naman kasama. Gusto mo, ikaw na lang ang tama. Ikaw na lang ang nakakaalam lahat. May team leader ka, hindi. Sundin mo yung sarili mo. Okay? Sarko, ano yung sarko? Sarili ko man. Uwi na ako. Bakit? Kasi may sabi, ako. Sabi ko, uwi ko. Ayoko na. Pwede ba yan? Dapat we are willing to work under appropriate authority. Okay? At be open-minded. Hindi puro ko na lang. Isip mo magaling. Kung mayroon suggestion yung kasama ko, no? Sundin. Ako pwedeng entertain. Okay? Be open-minded tayo. Kahit kanino at kayo. Baka mamaya, hindi kayo ano. Be willing to work with others. Ganyan ang rescuer. Kasi may mga rescue operation na sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Baka mamaya, ikaw naman eh, ayaw mo. Ayaw kong kasama sa trabaho yung Santa Ana Rescue. Kasi bayubo yung boss nila, bayubo. Diba?
ano man yan, hindi man yan highly trained, eh, willing kang makatrabaho sila. Hindi man, di bang non-political tayo ha? O baka kalaban ng partido ng boss mo yon, eh, nasa rescue operation tayo, hindi tayo pwedeng political. Kami sa Kawayan City, non-political kami. Kahit anong bayan mo, tinatakbo namin. Kawayan, may aksidente sa rental center, takbo. Kabakuan, kung hanggang saan kaya namin kabuti, tinatakbo namin. Kasi, rescue tayo, meron na kami lahat. Okay, so ulitin ko, kung gusto niyo maging isang magaling na search and rescue operator, be highly trained. Mag-training, mag-training, mag-training. Kailangan natin ng training. Maging magaling ka sa iyong area of work kung saan ka. Kung in-assign ka as an EMS, sa rescue team nyo, hindi naman lahat dyan. Ano rin ba? Kung sa inyong rescue team, in-assign ka na EMS, magpagaling ka EMS. Kung in-assign ka sa technical rescue, eh, yun yung highly trained in technical rescue. And know your limitation, improve your limitation. Being willing to work with other under appropriate authority, dapat dyan. Kasi walang nangyayari kung hindi ko marunong sumunod sa kautusan. Okay? At be open-minded at willing ka makatrabaho ang iba. Ganun na lang sa rescue. Okay? Then, standard priority for rescue operation, lagi. Yung ikaw, pinili mo the rescue operation, ikaw yung isa po na importante. Yung iyong kit, bago na lang natin sa kit. Kaya, before tayo pumasok, main gates, titignan muna natin kung safe yung lugar. Kasi safety natin yung ating primary concern. Kung hindi tayo mag-iingat, magka-problema, safe na naman na mag-rescue. Diba? Kung standard priority natin for rescue operation, all personnel should be sure themselves that they are prepared to rescue themselves as their priority. Alam mo na, safety mo, alam mo, ingatan mo na sabihin mo. Okay? And your team, backup is other, and rescue is other. Kung naman tayo sa team, di ba? Hindi yung nag-response tayo, bahala ka mo sa buhay. Hindi, dapat tulungin mo. And we are prepared to rescue the victim after ensuring safety na kaya nga, pagdating natin, may problema ulit. Safety mo naman yung lugar kasi tayo patas. Para maging successful na rescuer o para magkaroon ng successful rescue operation, ito ay pinagsama-sama ang apat na bagay. Number one, training. Mag-training kayo, training. Paano ka sasabak sa isang operation na wala ang training sa bagay na yun? So mag-train. Pagkatapos mag-training, pag hindi mo yan ginamit, hindi mo yan pinractice, mawawala yan, ustahan tayo. Diba? Ustahan tayo kahit nag-number one pa pa dyan sa training na yan. Kung hindi mo pa-practice yung nag-gagamitin sa loob ng isang taon, dalawang taon, tatlo, nakaka-praso na lang ang alam mo dyan. Tama? Pero kung di-training mo yan, tapos sinasimulation nyo, o nagpa-practice kayo sa opisina, mariretain na. Okay? Kaya nga kami sinasabi sa inyo, kahit na training na namin yan, nag-aaral ang tropa. Kahit nga yung spyboard na yan, nagbabandaging pa rin. Kasi hindi gagamitin mga kami. Okay? So number one, training. Pag meron ka ng training, always i-practice mo. Practice. Sabi nga, practice makes you perfect. Tama? Then, maganda, magkaroon ka ng experience, magamit mo. Mai-apply mo yung iyong napag-aralan. Kailan mo may i-apply yan?
make yourself available. Ang pinakamahirap, training, nung may training, sama ng sama. Pero merong simulation, merong recap, ayaw sumali, kalimutan tuloy. Ang problema, merong operation, ang daming paalam. So, may training na siya, hindi niya na-practice, hindi niya nagamit sa actual operation, wala na. Dahil kailangan natin mag-training, kailangan natin mag-practice, at kailangan natin may experience kasi mas marirepain sa atin yun. Pag bumalik yung time, meron pa vehicle na rin yan. Halos kaparehas ng iyong nirespondehan, babalik sa isip mo yun. Ganito yung dati. Ganito din naman ang nasa kanya. Meron ng discarding yung nakaraan, may iisip mo. Pero kung may meron nagamit, okay? Dahil pag meron kang training na ma-practice mo palagi at na i-apply mo, magkakaroon ka na better judgment. Dahil kung meron ang operation na ganyan, gagaling ka na. Tama na yung iyong judgment kasi meron kang training kung muna. Tama na yung gagawin mo kasi alam ko yun, yan yung pinapractice mo palagi, pero magkakaroon ka na magandang judgment. Lalo na kung nai-apply mo ng tama, kung na-apply mo palagi, marirecall mo yun. Magkakaroon ka naman na better judgment. And the last, alam mo pa yung mga legal issues, may maramihan kang maiiwasan. At alam mo kung ano yung mali ng mga legal, lalo pa na walang magiging problema. Kaya kung may better rescuer, meron kang training, nagpa-practice ka palagi, nagagamit mo in actual operation, kaya magkaroon ka ng better judgment. Eh, aral ka sa mga legal issues, wala kang mababa yun eh. So, you are a better rescuer. At kung ito ay meron pa, wala ka din magkakaroon na, hindi ka din magkakaroon na mga problema search and rescue operation. Okay? So, lamin niyo, madali lang yan. Nandito na yung training. No? Kaya, practice yung okay. Ganyan, halawa na yun nga. Baka sinabi kasi kung isang bilo, practice yung nalangin. Pumunta kayo sa motor pool ng NGO, pinagkatak nyo lahat ng masasabi ng work mo. Ano lang, yung recap lang sa office, ha? Okay? So, ano objective? Pag tayo ay mag-search and rescue, lagi niyong tatandaan niyang last. Meron tayo yung sinusunod na letter na yan. Sa search and rescue, una, locate. Locate yung subject. Diba? Locate ng subject. Kung na, nakita nyo na, for example, hanapin nyo sa inyong cross vehicle kung nasaan nyo ang aksidente. Pagdating nyo doon, diba? I-access na. Paano i-access? Before i-access, isipin mo buti na. Hindi yung nangyayari ganyan. Tira pasok. Pagpasok, mandal pa sa sakyan. At pagdating dyan, ituturo sa inyo kung paano yung stabilize sa sakyan. Eh, sabi ko nga, hindi pabilisan. Tama ang sabi ni Sir Boy, yung speed doesn't save life. Proper operation, proper management yun na kasi. Mamaya kasi, the more mabilis kang gumalaw, diba? The more nalilimek mo yung safety, nakakalimutan mo. Diba? At yung tamang prosedyo. Same with ambulance. Diba? Speed doesn't save lives. Alam niyo ba ginawa ko? May Bible ako. Kung ginawa ko kung na driver. May mga driver. Marami akong driver. Ilan ang driver ng rescue pilot? Last one. Sa dalawa. Ambulansya sa sinabi ng Pansin. Pero pa yung mga rescue ito. Laging ganun. Ang bilis-bilis. Tsaka nasira-sira yung ambulansya. Ang bilis umapras. Bam! Pinatalas na. Sabi ko, mabagal lang ang takbo. Hindi kailangan mabilis na mabilis. Hindi na
may hot run na ako run. Hot run, go. Critical, diba? Critical. Pero ang tinatawag na hot run, winter ball, silent ball, pero yung speed, nasa tama pa rin. Diba? Kasi sabi ko, may sakit na yan. Isa kayo sa ambulan sa hatawin ng 120. Tingnan mo, baka magkasakit lalo. Nung muna hindi maintindihan ng mga driver ko. Alam niyo yung ginawa ko? Ako ang driver, sila ang pasyente. Hindi drive ko sila. Kila yan, lahat ang driver. First driver, sakay ko sa ano. Sa stretcher, itawin niyo sa spike board. Kasi ako driver, hinataw ko. Hindi na ako sa lapot. Binalik ko, kamusta? Hindi ako pala. Para akong mamamatay. Wala akong sakit. Eh yung may sakit. Itinakbo na muna gano'n. Hindi lang ang problema. Di ba? Ito yung hindi mo kailangan ng mabilis. Lalo na kung 4 pairs 8, blinkers on lang. Patay mo na yung sakit. Itingnan lang sa hospital kung yung simpleng tama yung salubungin mo naman yung kung ikaw ang terflow mo, wala mo mamamatay na yung sakay ko. Napapunta sa hospital ko ng ikaw. Risk, pero hindi. Masakit to, sa totoo, masakit to. Tandaan nyo, in-evidence na respected namin. Lahat ng klase ng driver, naging driver na. Kaya ganun po sila itinorek. Sabi ko, itatama ko kayo. Sa pamamagitan ng ipaparamdam ko sa inyo, ano ang pakiramdam ng pasahero. Ginawa ko talaga yun. Yung driver, sinakay ko sa ambulan sa ano, stretcher. Nakakay spider strap. Kaya ako driver nila. Diba? Inako ako. Kasi yung mga premium bigla. Yung halos, lahat ng tali. Tumapit sa katawan nila. Manasa ko sa harap ko. Balik sa base, kamusta? Anong pakiramdam? Mahirap pala siya. Wala akong sakit para akong magkakasakit siya. Yun ang pakiramdam na ang mga pasahero nyo na kung harabasin nyo yung ambulansya, ganun ba nyo wala? Tandaan nyo, sino nilalagay nyo sa kompromiso? Sino nilalagay nyo sa peligro? One, ambulansya. Yung ambulansya muna. Diba? Pag hindi ka nakapreno, bangga. Diba? Pangalawa, ikaw. Lalo na ang ambulansya natin, tatlo, di ba? Tatlo. Pag yung bumangga, ito ang i-explicate. 100%. Dahil ayan na yung dashboard, ayan na. Walang muso yan. Wala yan ito. Wala yan na makita sa harap, nasa nagigod. Kaya pag bumangga yan, ikaw na may dalawa. Di ba? Pangatlo, yung kasama mo. Di ba may mga ambulansya tumawag, patay ang nurse? Kasi ang nurse hindi nakapag. Yung medic hindi nakapaghanda, hindi nakakapit. Kasi nagka-attend sa pasyente, biglang bar. Patay yung kasama mo. Tatlo, ika-apat yung pasyente. Diba? Kung nga harapasin mo yung ambulansya. Pero, sabi ko sa inyo, tumayo kayo sa gilid ng daan. Tumatakbo ang ambulansya ng 60 lang. Pero nakablinker, nakawangwang pang mabilis, diba? Mabilis na yun. Hindi mo kailangan. Saka, kung ikaw ang rescuer, sige, subukan mo mag-BP. Subukan mo mag-check ng pasyente na parang may rock and roll sa loob. Banda mo na yung masukahan mo ba yung tingin ng pasyente? Gusto ka na. Tandaan nyo, speed doesn't save lives. Magpatakbo ng tamang bilis lang. Dahil kung hindi, nalalagay niya sa pili. Okay? Totoo yan. May balitaan nyo. Ginawa ko yan. Sa mga driver. Huwag nyo yung subukang gawin sa inyo ni Sir Oliver. Pero subukan nyo rin. Try ko lang. Kayo kayo na lang apat. Apat may driver, di ba? Yan. Wala si Jen Jen. Huwag ni Sir. Oo. Ikaw muna. Sabi mo si Sir. Ama. Oo. Sa stretcher, tapos ako driver. Driver naman, pwede. Pwede. Tapos sa lahat ng ako, di preno-preno mo yung pagdabig lang eh. Tanong mo sa kanya, anong maramdam mo? Offset naman tayo, ikot naman. O,
sir, ako naman driver, ikaw na may nakatali sa expert niya. Para malaman nyo kung ano yung pakiramdam nyo, sinasakay nyo na kailangan nyo. So, try nyo lang. Ang saya. Yan, may punta lang ng maintindihan mo ha. Nakatakay. So, lagi natandaan, meron half run, cold run. Half run, hindi ibig sabihin sobrang bilis. Half run, blinker on, siren on. Ang cold run, yung mga hindi delikado, blinker on. Number 3, lagi nyo tatandaan mga driver, hindi ang ambulansya ay hindi libre para subayin ang batas trafiko. Meron lang tayong konting privilegio. Pero ang privilegio na yan, during meron lang tayong tatakbuhin. Ang problema, sakit ng mga driver ng ambulansya, nagdala ng pasyente sa Manila, pauwi na, wala ng pasahero, nakapahinder ko rin. Para hindi matraffic, no. Mali yan. Mali yan. And always wear your uniform if ever kayo ay mayroong transport. Bakit? What if may madaan na kayong ambulansya? Ang laki-laki. Aparri rescue. Aparri Cagayan, dumaan kayo. Oh, nakasyon, nakatsinelas. Nasakit, baka nakainom pa. Hindi nyo yun kung ano nang sasabihin. Parang ko yung Aparri rescue. Hindi mo nanginig ko. Paano yung hihihig ko? Ay, nakasyon na lang. Nakasanto, nag-uwi na. Diba? Tandaan nyo, tayo ang magre-respeto sa sarili natin. Okay? Kung mababuyin natin yung ating trabaho, baboy na yan. Pero kung tayo bibigyan natin respeto, trabaho natin, magre-respeto. Okay? So nag-segue lang ako sa driver na masayang talaga. Ang dami ng driver, iba-iba ang klase. Meron mga akong driver, doon lang nagpuntunong maneho sa ambulansya. Kapag sa bante, at sa bante, magkakarapas ngayon, driver na. Diba? Pero, kailangan dumayo. So, totoo, yung mga driver at tandaan nyo, ikinokompromiso nyo ang apat na bagay pagka hindi kayo nagdadrive ng maayos. 1, ambulansya. 2, ang sarili mo. 3, yung kasama mong rescuer. 4, yung okay? At mahirap magtrabaho ng umahataw ang ambulansya. Okay? So, okay? Locate ng mabilis. Alamin kung nasaan. I-access ang pasyente o yung victim before i-access. Tignan mo yung safety mo. Ha? Baka pasok ka ng pasok, sumabo ng lintik ng nasasakyan kasi buhay pa yung makina. May tumutulong langis. Nag-spark. Kasama ka ng mamamatay sa loob. Kaya safety first muna. Ha? Then, stabilize yung victim, then the transport. Okay. So sa ito tatanda niyo, meron kasi ganitong kaisipan niya. Matatawag lang niya yung sarili niya na rescuer pagka siya yung mahawak ng tools. Hindi po. Sa rescue operation, may kanya-kanya trabaho. Okay? Hindi lahat tirador. Di ba? Hindi lahat gunman. Diba? Meron din lookout. Diba? Pagdating sa rescue operation, hindi din lahat kayo umahawak ng tools. Meron din pack operator. Meron din power unit operator. Diba? Meron din logistics, tigabigay ng supply. May trabaho ang bawat isa pagdating sa search and rescue. Para i-klaro lang sa inyo, baka hindi pa kasi yung mentalidad. Rescue gusto siya ang kalaban ng re-rescue. Hindi. Sa rescue operation, buong operation, sama-sama. Kaliwanan, baka sabihin nyo lang, walang magaling, walang nakapaglabas, hindi. May lalabas mo ba yan kung hindi ka din ang ride mo, driver ng sasakyan na makarating doon, di ba? Sino ang nag-operate ng pamaga? Sino nag-operate doon? Di ba? Kasama ka. There's a job for everyone in search and rescue. Meron tayo sa operation, meron tayo tao sa planning, meron tayo tao sa logistics. Simplify na lang natin. Pagdating sa rescue operation, pagdating dyan,
Rumisponde kayo, may crash vehicle. Pagdating nyo dyan, meron tao sa operation. Siya yung magtakat, siya yung in-charge sa umawang ng investigation. Diba? Meron din tayong planning. Sino yung nasa planning? Yung pinating leader din natin, diba? Siya yung pagkano yung team leader. O siya yung team, hindi namin pumasok. Hindi man umawang ng tools yun, malaki din yung investigation no? Sa search and rescue. Diba? Kasi siya nagplano. Siya nag-discarte, siya nag-isip. O ngayon, naisip mo, ikaw ang titira, sino magbibigay sa'yo ng gamit? So meron din tayo si logistics na importante din. O, kung kaya nabutin ang pako yung ano, yung tools nilalapit mo habang may ano, tatayo mo, hindi naman eh, di ba? So everyone, tandaan nyo, sa bawat takbo natin sa self-rescue operation natin, may trabaho ang bawat isa. Hindi porke hindi ikaw ang umawag ng tools, hindi na ikaw ang rescuer. Hindi porke ikaw ang umawag ng tools, ikaw na pinakamagaling sa rescue training na yun, hindi. Bawat isa sa atin na ito. Actually nga eh, kung meron kami rescue operation ng bagyo, pag tumulong kami, for example, pumunta kami sa isang lugar, pinadala kami para tumulong, kumpleto yun. Pag dumating kami, may tigababa ng genset, may tagaluto, may mag-aayos ng bangka, may matatayo ng team, lahat yun, part ng rescue team. Pero yung sasakay sa bangka, ilan lang. Pero yung team na nakasuporta sa likod, yun ang marami. Sige nga, mag-operate ka ng bangka, magbalik mo, gutom na gutom ka, kayo pa magluluto. Hindi nga, makasarap ang dating ko, meron nakaluto na. Diba? So part lahat, bawat isa, so yun lang, ang principles of search and rescue. Okay? Tanda na, madali lang maging rescuer kung nasa puso mo ang pagiging rescuer. Kung nasa puso mo kasi, masayang-masaya ka mag-training, masayang-masaya ka mag-aral kasi nasa puso mo yung pagiging rescuer. Kasi kung wala sa puso mo yung pagiging rescuer, kung tawag ng training, training mo. Pero kung nasa puso mo yung ang pagiging rescuer, may training, magulog din ko pa, kasama ko. Diba? Lagi nyo tatandaan, ako lagi nyo sinasabi, itrato nyo ang training as a gift. Training is a gift, isang regalo ang training. Bakit? Diba? Sipi mo, magkakaroon ka na bagong kaalaman, it's a gift. You will gain new knowledge. You will gain new friends. Diba? Definitely, you will gain new weight. Bibigyan ka. Dahil, ang sarap sa training, di ba? Kahit, konting kain, ay aral, merienda na naman. Tulad na yun. Maya-maya, tanghalian na naman, di ba? Treat every training as a gift. Yun ang regalo. Kaya pag may nabalitaan kayong pa-training, presenta. Kasi, mag-training ako. Kasi, the more trainings you have, tandaan nyo, the more trainings you have, the more tools pwede nyo magamit pagdating sa rescue operation. Kung mag-isa police, marami kang training, marami kang